Kung makulong ako in 15 years, maglagot ko eh. Mag-tem ko nga magtakas. Sakit na para sa imong sitwasyon. Makalagot siya eh. It's very unfair for me. Wala pag yun matagag, pagtagad ang ilang kaso kay tungod sa usa ka rason nga kining kapobrehon. Nung nabajitinod ng siya. Dali na kayo na po ang kaya tungod na ito. Maaaring dumating na sa atin ang mga pagkakataong naisip natin. Ano kaya ang pakiramdam pag nasa kulungan? Anong pakiramdam ng mahusgahan sa ngalan ika nga ng hustisya? Ito ang mundo ng malalaya. Malawak, maaliwalas, masaya, at may kalayaan kang gawin ang balang maibigan ng iyong puso. Ito naman ang mundo ng mga bilanggo. Masikip, mapanglaw, malungkot. Dito sa Sarangani Provincial Jail, dinadala ang mga nagkasala sa batas sa naturang probinsya. Dito na rin ang pansamantalang kinalalagyan ng mga kinasuhan at kasalukuyan pang dinirinig ang kaso o di naman kaya'y hindi pa nabibigyan ng hatol o mas kilala sa tawag na detainees. Dito rin namin nakilala si Ian Lim, isang detainee. Kung titingnan, halos wala kang makikita ang kakaiba sa kanya. Subalit ang totoo, isa si Ian sa mga pinakamatatagal ng detained dito. Halos 17 taon na siyang naririto at di pa nabibigyan ng desisyon ang kanyang kaso. Pilay mo ang edad atong napriso ka? 18. Nakaroon, nagkaga na ko hapit ako ng 36. Natigulang na ulit, nahurot na yung pagkaulit tao dere. Upang malaman ang ugat ng pamamalagi niya rito, sinikap ng DocuFiles na makakuha ng dokumento tungkol sa kaso ni Ian. At base sa nature of the case, sangkot siya sa kaso ng panggagahasa sa isang 14-anyos na babae na itago natin sa pangalang Rose. Batay din sa nabanggit na memorandum, kasama siya ng isang Rolando Campo at Dindo Campo sa sinasabing panggagahasa. Upang lalong mabigyang linaw ang mga pangyayari na makulong sina Ian, tinungo namin ang unang abogado ng mga akusado. The case allegedly of rape was committed on August 8, 1997. 9 o'clock ng gabi sa barangay Upper Mainit ng Malungon, Sarangani Province. Kwento ng complainant, they are preparing the karindiriya or itiri nitong sina Roland Campo. Naiwan sa baba yung tatlo, according to the complainant, si Rolando, si Dindo, at saka si Ayan, Lim. Natulog daw siya and then sinabi niya na she was raped. Taong 2000 nang ipinresenta ng prosecution ang mga saksing sinasabing magpapatunay na guilty sina Ian. Subalit aming natuklasang hindi nagkatugma ang mga sagot ni alias Rose tungkol sa tunay na pangyayari at halos walang kasiguraduhan ang mga sagot ng mga tumayong saksi. Nagtanong mother ng babae, ano nangyari? Sinabi niya na-rape siya. And yung mother naman did not bother to ask any further question. Parang wala lang din. Unnatural reaction of a mother kung totoong na-rape nga yung bata. Ang kwento ng babae was she was raped one after the other. Kumbaga parang pumasok yung isang lalaki, after ng isang lalaki, pumasok na naman yung isang lalaki, after ng isang lalaki, pumasok na naman yung isang lalaki. Kanya, madilim daw yung kwarto sa taas. Hindi niya kamukhaan. Hindi siya nakasigaw, o hindi siya sumigaw, dahil ang sinasabi niya, hindi siya daw siya nakapaglaban, dahil naging unconscious siya. So unconscious,
So yung mga tanong, kung unconscious siya, paano siya, paano niya nalaman na meron siya ikan at saka mother? Sa takbo ng trial, hindi naman din nila pinresenta yung medical legal. Wala nang pinresenta na medical certificate. Kahit na medical certificate lang for the court to appreciate that they indeed went to a medical legal, nagpa-examine, and there was an initial finding. So, ang tanong, paano i-establish ano ang susuporta dun sa kanyang kwento na hindi she was raped? Naghatid lamang si Aya ng pagkain sa presinto para sa amo nito noong 1997. Subalit simula noon, di na niya nasilayan pa ang malayang mundo. Kung tunay ngang walang kasalanan si Ayan, di ba maituturing na napagnakawan siya ng panahon? Subalit, kahit sino ba ang tatanungin kung siya ba ang tunay na may kasalanan, talagang itatanggi niya ito. Ngunit sinubok pa rin naming itanong ito kay Ayan at makahulugan ang kanyang naging tugon. Kung patsyon ng galang ko, di ko maamin ang kasuha. Nga mong dumakamuang kon? Walang kasuha. Kadadaghan ang tabo sa kuwang nga na ipipin nila pero kaluay sa Ginoo wala ito. Kung nakasala man ko sa Ginoo lang pero sa tao, may uyab na ako na. Kung tinood lang kung ako pa maghimo anak, dugay ra ko ni amin, kuya na ko sa munting mata, di na ko niyong kita. Anak ko ng 90-40. Pero sa ipaglaban ako, may hinunan na nagligay ko dito. Ipaglaban akong katulad na wala ito siya lang. Habang lumalalim ang aming kaalaman tungkol sa kaso ni Ayan, lumilinaw na sa aming isipan ng mga pangyayari pagkatapos ng sinasabing insidente. Subalit sa kabilang banda, lalo din namang lumalaki ang katanungang, bakit umabot ng halos 2 dekada bago nabigyan ng desisyon ang naturang kaso? Wala nang sala. Kung 2,000 cases, active cases yan, magka-calendar ka lang ng 30 cases a day. 30. Meron kang times 5, 150 cases in a week. Kung magka 30 cases a day ka, pero madugo na masyado yung 30 cases a day. At bilang patutuo sa kakulangan ng mga korte, na siyang dahilan ng matagal na pamamalagi ni Ayan sa kulungan, lumabas sa isang pahayagang lokal ang balitang paghiling ng mismong gobernadora ng Rehiyon 12 na maragdagan pa ang mga korte sa nabanggit na rehiyon. Ayon pa kay Region 12 Governor Daisy Avance Fuentes, layunin na nasabing kahilingan ang pagpapabilis sa pag-aasikaso sa mga kasong kriminal at sibil. Subalit kung matamang iisipin, ang 17 taong nakabimbing kaso na ika nga ay pagsunod sa due process ay nakapagpapabagal sa pagtatamo ng hustisya ng nangangailangan nito. Kung tunay na inosente si Ayan, 17 taon na ang nananakaw sa kanyang buhay. Kung ikaw ay nasa prison ng paglantaw sa tao sa laya, kriminal ka na. At ila dito na papasok ang madalas nating marinig na justice delayed, justice denied. Isa ako lang ikaingon kung wala pa ako na priso, pulis na ko ron. Tumingkamot man ko nga kaiskwila. Pero siya ang tamang kibuba Manila. Wala na. Di na niyo mababalik. Nakapanlulu mong isipin na habang maraming mga kabataan na nag-aaksaya ng panahon, may tao namang napagkaitan nito upang tuparin sana ang kanyang mga pangarap. At sa halip na maging maligaya sa kanyang kabataan, taliwas dito ang kanyang naranasan. Si Padlak mo ka, wala kailangang diskarte. Minkamot ka lang diskarte nga makalabag ka sa nina sa gwardiya para makapanabag ka. Kulkit. Morning. Ang lisod rin kung magsakit ka, kaya wadi iksuon mo, kaya tumutabag sa nina. Ika na to, wala nang kabalo. Nung isa pa'y ang sesyonon niya may tabo. Di na ito hindi mababawi sa kadugayon kaya gano'n, may tabo na na'y. Napresyo kang may sala, di na niyo mabalik. Patay na po nang nag-akusya sa mo ah. Di pa niyo
Di na kung nitutunin mo sila masingil, bahala na to sila. Gasa to paibutan sa Ginoo. Kabalo naman sila, bisag si Warden, kabalo naman niya wakjig ni sila. Lusinti kain. Ang mga naging karanasan ni Ayan at ang kanyang pagharap sa dumating na uno sa kanyang buhay ay tunay na kumurot sa aming puso. Dahil dito, naisip ng team na handugan ng kahit na munting regalo si Ayan sa isang espesyal na araw para sa kanya. Happy birthday to you. Maliit na bagay lang ito. Subalit mababakas sa mukha ni Ayan ang ligaya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, yan. Ako regalo sa imo, Ayan. Ang regalo ni Michael sa imo, ha? Ilas. Yan. Tama-tama. Hoy! Ayan! Sakto lang! At dahil nga araw niya, di na namin siya binipin sa kantahan na ayon pa sa kanya ay isa sa mga libangan niya. Aba, bumibirit din. At kahit sa mga awiting pinili ni Ayan, mahihinuha ang kauhawan nito sa kalayaang tinatamasa ng mga taong malinis ang konsensya at walang nalalabag na batas. Lumipas ang mga araw matapos ang kaarawan ni Ayan. Tila baga bumukas ang langit at naghulog ng katuparan sa matagal nang ipinapanalangin ng isang tao. Disyembre 22, 2013, nakatanggap kami ng isang mabuting balita. Dako, ala pagpasarap sa upat kabilanggo sa Sarangale Provincial Jail, Barangay Baluntay, Alamin Sarangale Province, uman na nahimong gawas noon kagapong Adlawa, ang upat kabilanggo ang agilan nato sa pangalan na si Rolando Campo, Kendo Campo, o na Ayan Lim. Malaya na si Ayan. Hindi kami nakarating upang tunghayan ang kanyang muling pagsamyo sa halimuyak ng mundo ng malalaya. Hindi namin nakita kung anong uri ng ngiti ang kanyang isinalubong sa mundong matagal na niyang ipinangungulila. Subalit natitiyak naming abot langit ang kaligayahan ni Ayan sapagkat sa wakas ay malaya na siya. Kalayaan upang makamtay, kinailangan pa niyang ipambayad ang kanyang kabataan. Sa ngayon, may nananatiling mga tanong sa aming isipan. Ang mga pangyayari ba sa buhay ni Ayan ay talagang larawan ng hustisya sa ating bansa? O katunayan lamang na sa Pilipinas, mas pinapaboran ng hustisya ang may pera at kapangyarihan? Gaano pa kaya karaming inosenteng Pilipino ang bagamay walang paglabag ay kasalukuyang nakapadlak? Ito yung mga paborito mga kanta. Itong Don't Forget. Gila. Don't forget your remember and your love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory. To steal the stars above. Don't forget to remember me, my love.